Good day everyone, I'm Marcel and I'm your Multiverse Pal. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano i-add ang Metabits token sa inyong MetaMask wallet. So sa mga wala pang MetaMask wallet, syempre kailangan nyong mag-download. Available ang MetaMask wallet sa mobile and sa Chrome extension. So first, search natin ang MetaMask. Chrome extension. Ito, pindutin natin to. Then, i-click lang natin yung Add to Chrome. I-add to Chrome natin yung MetaMask wallet. It can read and change all your data on all websites, display notifications. So, add extension. I-wait lang natin siya kasi checking. After that, na-i-add na yung MetaMask wallet extension sa Chrome natin. Ngayon, ipipin naman natin siya sa ating Chrome. So, titingnan lang natin siya dito sa may gilid dito, yung parang puzzle na icon. Then, pin. Yan. Para hindi tayo mawala. So, get started. So, mag-create tayo ng wallet. Then, I agree. So, password is... So, mag-create tayo ng password natin dito. Kailangan din natin makalimutan. Tapos, need natin na i-check yung I have read and agree to the terms of use. Then, create. Ayan, then ipapakita niya dito yung about sa secret recovery phrase na yan na hindi siya pwedeng i-share kahit kanino and dapat ikaw lang nakakaalam yan. Ayan. Be sure guys na walang nakakaalam ng secret recovery phrase natin. I-next na natin to. And then, makikita niyo dito yung secret recovery phrase natin. I-click niyo lang itong reveal. Ito. May mga magpapakitang words dyan. Kailangan nyong ilista. Kuha kayo ng papel and ballpen para ilista nyo. Next. Is i-confirm daw yung secret recovery phrase natin. So, makita nyo naman kung bakit importante na nililista natin siya. Kailangan naka- arrange din siya. Kailangan magkakasunod-sunod ito. Kung hindi, magkakaproblema kayo. Then confirm. Ayan, congratulations. You passed the test. So next is meron na tayong MetaMask wallet account. So ito yung MetaMask wallet address natin, yung under, yung nasa baba ng account 1. Then, makikita natin na naka-Ethereum mainnet siya. So, para makita or lumabas yung Metabits natin mamaya dito sa ating MetaMask wallet, is kailangan naka-Binance Smart Chain mainnet tayo. So, i-click lang natin ito. Pupunta tayo dito sa settings. And networks, then add network. Tapos, i-fill out lang natin itong nakalagay dito. Ang network name ng ating Binance Smart Chain ay BSC Mainnet.
And ang kanyang RPCURL ay https://bsp/datasig2.binance.org then slash. Then ang chain ID niya ay 56. Tapos yung currency symbol niya ay BNB. And the Blockexplorer URL is ay BNB pala, BNB. BNB. Then yung Blockexplorer URL natin ay http://bsc/scan. BSC scan pala. bsc/scan.com. Then slash. Wala, may mali tayo. Ayun, https. Ayan. So, isa-save na natin siya. Ayan, na-connect na natin sa Binance Smart Chain Network ang ating MetaMask account. Ngayon, mag-i-import na tayo ng token para ma-add yung MetaBits token natin sa ating wallet. So, i-click nyo lang ang import token. Then, fill out natin itong form dito. Yung token contract address natin ay... Ayan. Makita nyo naman is pagka-type ko ng contract address ng ating MetaBits token ay lumabas na agad yung token symbol niya na bits and ang kanyang token decimal ay 18. So, click lang natin yung add custom token. Then, import token. And ayun na, nai-add na natin ang MetaBits token sa ating MetaMask wallet. That's how we add MetaBits token on our MetaMask wallet. So, I hope you learned something from this video and kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo na ang subscribe para ma-notify kayo sa ating mga susunod na videos at iba pang tutorial or reviews ng NFTs and cryptos. Salamat po at salamat! Sure.